Grabe ano, ibang klase talaga itong si Supremo, the greatest warrior of all time. Pantakin mo, isang tao lang ang tumuda sa mga lispo na yon. Malamang kulang sila sa training kaya ganon. Anyway, sa huli ay tagumpay pa rin na itakas ni Primo itong si Amanda. Kaya abangan na lang po natin kung saan sila dadalhin ang kanilang mga paa at kung hanggang kailan nila matatakasan itong si Agustus. Halos magkakapareho lang naman ang sitwasyon nila Primo at Tanggol. Marami din ang mga naghahabol para itumba na itong bida natin. Maliban kila David at Olga, dumagdag pa ngayon ang Red Phoenix. Pero syempre, lamang pa rin konti itong si Tanggol dahil malaya siyang makakagalaw kasama si Bubbles. Di gaya kay Primo na mainit sa mata ng mga otoridad. Ganun pa man, pare-pareho pa rin silang hindi ligtas mula sa mga kalaban nila. Kumusta po kayo mga kapamilya at welcome po dito sa ating munting tambayan. At kung panati ka rin sa teleseryeng ito, halika, samahan niyo po ako at pag-usapan natin ito. Nasilayan na po natin kung paano inilampaso ng bida natin si Tanggol itong mga mayayabang na customer sa bar ni Boss Baste. Doon pa lang ay napabilib na kay Tanggol itong boss niya. Dapat siguro ay gawin na niyang bouncer itong si Tanggol. Hindi kasi bagay sa kanya ang maging isang janitor. Kaya lang, napansin ni manager na parang close nga itong sina Tanggol at Bubbles. May kutob siya na baka nga magkarelasyon itong dalawa. Biglang nagbago na naman ang templa ni Boss Baste. Kaya naman tinanong niya si Tanggol tungkol dito. Giit naman ni Tanggol ay kaibigan lang daw niya si Bubbles. Dito ay sinabi naman ni Boss Baste na bawal raw sa bar niya ang mga trabahante na magsyota. Wow ha? Talaga ba boss? Pero sa nagigita ko dito ay tila unti-unti nang nahulog ang loob ni Tanggol kay Bubbles. Naku po, paano na yan boss? Sa kabilang dako naman ay nakuha na ni Marcelo at Dante ang mga droga at pera. At labis itong ikinatuwa ni Don Facundo. Tinanong ni Dante itong si Marcelo kung ano na nga raw ang balak nito kay Tanggol. Sagot naman ni Marcelo ay hahanapin raw niya itong bida nating si Tanggol para sisingilin niya ito sa tulong na ipinagkaloob niya rito. Kaya abagan na lang po natin ang muling pagtatagpo ni na Tanggol at Marcelo. Makukuha na nga ba ni Marcelo ng buo ang tiwala ni Tanggol? Magtatagpo na rin bang muli si na Tanggol at Hinding? Lahat ng yan ay sabay-sabay po nating tunghayan mga lodi. Kaya sana huwag kalimutang pindutin ng like at share ang video na ito. Mag-subscribe ka na rin kung bago ka pa lang sa channel ito para updated ka pa sa mga susunod ko pang i-upload. Hanggang sa mga susunod na episode, maraming salamat po sa inyong panonood.